sa Dulian Palmagitala in Davao del Norte, nag-aaral sa Salubungan Tatan, Ikanagun Community Learning Center, grade 11 ako, tapos isa akong Manobo. Si Bai Bibyaon, isa ko siyang woman na warrior kasi sa panahon ng 1994 sa pagpasok ng Alcantara Ansans na isang company ng lagi, siya yung babaeng nanguna sa pamamagitan ng paggamit ng pana, bangkaw, tapos mga suya para talunin yung ano, isang kumpanya para hindi maagaw yung lupangin. Siya ay maasahan sa komunidad, siya ay nagsusulbad ng mga problema. Si kanami kami upo kay to si kan ingat mig trabaho ko. Trabaho ko panunggiling duo problema o bayaan na liyas tayo masibad sa problema. Untuk manubuk si Lumad? Ka, big upon manubuk si kanami iya. Kunakoy pakasabog to iling na Tagalog, kunakoy pakasabog to minsan na kayo naglarahan binisayo. Isakto pa din manubuk. Kami mga Lumad na tira sa Pantaron, palaging pinupuntahan ng mga sundalo, yung mga ako ko, yung mga anak ko, ginakit na mga sundalo, tapos yung iba, ginakit na sa kumuna. Si kanami, naurin kay Aruo, kanami sa kamamahitanan o pati bisyog kay iya. Sumat ka no kay pati bisyog. Kako kay kaakawang kay tatano. Marisod no kaakaw kapantaron. So, may ulong kapulangi, minsan nandain mo ay salog sa ilan ulong tabugungan. Sika ipatibisag na yun. So, ayaw ko na mahuwak na bugungan, konog kami na. Dahil sa patuloy na pagkakampo sa aming mga komunidad, kami mga kababaihan ay nagkakaisa sa pamamagitan ng sabukahan na isang organisasyon ng lahat ng mga kababaihan sa Mindanao, na hindi kami titigil sa patuloy na pakikibaka, dahil kung titigil kami sa aming pakikibaka, paano na yung Pantaron? Paano na yung Pantaron Range na bundok na kung saan doon ang galing ang malalaking ilog sa Mindanao, ang Pulang River, ang Talomo River, ang Salug River. Kung mamimina yan, malalagin yan. Kulang. Saan kami pupunta? Paano na yung mga anak namin? Sabukan panawahan ko si kanami na iyan na igaupiino kono kay og ringon to sundalo roo. Kabuot na porong nuna kay kagrahon to sundalo ipirisunaw kanami. Kono sa ginalatang kay o papalaho yung ki. Tapos siya papalaho yung ki. Mani sa pandakapong ki. Paano ang kirit kulungan, purisiwan, pamurisiwan ki? Huwag maprosalo na eh. Siw ka namin trabaho kay Mando. Huwag kay manandit lain no nasun. Huwag trabaho kay ka namin ugalingon. Namat iya ingaran ka namin sa impi ikoy. Ko kay man impi? Ko, sikam ba sa impi ikoy? Huwag magtitiangan na ipusil. Pakasabot kay matinalakan. Ko kay mapakasabot? O kay mapakasabot doon mapigtiang, o gala kay maratagtiang-tiang tapusin. Kakanami mo nagkamkaman si kandag trabaho ko eh. Kasanggut, puro, sige, giramon. Numay may sagkakay sa tugang ka, hindi mo po ang kalaban. O pamitawan na doon ka kalaban no. Kanas iyang kinuotan siya, bubuyakan naman ubong kulampakan naman. Gusto namin na paalisin yung mga sundalo sa aming komunidad, at sana kung may mga gusto silang sabihin sa amin na may NPA dito, dapat sinasabi nila sa amin, hindi kami tatakutin na kayo talaga mga NPA, kasi kami mga manubo na pure talaga, hindi makaintindi sa mga lingwahe ng Bisaya, ng mga Tagalog. Ang gusto lang namin na magsaka para sa ikabubuhay ng mga aming mga anak, para sa pagkain araw-araw. Pero ba't kami tinatakot? Ba't kami hinaharas?
pinipilit kaming paaminin na kayo ay mga NPA talaga, hindi kami taga-ibang bansa na para paalisin sa aming mga lugar mismo. Ang gusto lang namin na protektahan yung Pantaron Range. Natanging hawak lang namin yung sabi yung sanggot, yung knife, lagaraw, purok. Di ka namin nandini kay tamon ya. Di ane igopi. Nagkatabangan kay to yan si ka nag-awon ka. Awon ka sundaro alamara nag-undi to Mindanao. Sikat ang antus kay nandini mo nila. Si uyo minsan siya mo pari. Nakaipad, nagpakasabot to yan si ka ni panawon na yun. Si uka nami. Og uli kayo prorit upaan ay warad si kaso alamara, warad ka sundaro. Paawana ni kuwa butiti. Gusto namin na paalisin yung mga sundalo sa aming komunidad at disarmahan yung mga alamara paramilitary na doon mismo na inorganisa ng mga EFP. At gusto namin na paalisin at i-inform, sabi ni Bai, na natulungan kami sa aming pakikibaka. Tiniis po namin ang pagbabakwit kasi gusto namin na makatulong at para i-address kay Pangulong Duterte na itigil na talaga yung martial law sa Mindanao. Uskila dito talaga yung adosarupungan. Manat pinanggumban. Manat oleg ohotan siyo pataguan ko at maapok kong monin, maanakong ko. Matapanguhan ta humba. Nakait na imo to ala mararuo, nakait na imo sundaruo. Yan ba kalabandin ka manubo? Kaman manubo po nang kakalabandin. Sika maso impi kakalabandin, kano magbayaan diyo. Yang kiriag pangimatayan ka manubo. Bakit binumbang ng mga sundalo yung mga paaralan ng aking apo sa Talaingo, Davao del Norte? Bakit pinasara na hindi sila mga NPA? Yung mga kalaban ninyo ay nasa bundok, hindi kami yung papatayin nyo. Kagaya ni Obelio Bayao na pinatay ng mga sundalo, kafgo para militar. Sabakan panawahan ko, igundam sika, igundam ka pangimatay sa mga apo ko. Waro salo o gimatayan. Hunter punto sa nid ng panahon to kay mo nila. Doon pa apo kuri ng pangimatayan. Panda ka punto sundalo. O panuungan kasi kasi umpak din ig paris ig salo dito gimatayan. Waro man kam upian do. Nakaiba ka ang suho ni butiti. So, pisidinti ka parang. Sugturi ka sama ta dumanu ta Mindanao sika ikaw ka glantaw pag-umpo. May ka mapakalantaw. Pisidintin ka nagpakalantaw pag-umpo. Nakay pasabot ang kailing doon. Kag kaupiang ko ma nagpanalopi. Basta panalopi ka na matkay kong ugalingan ko na kay girabotan. Susi ka nakagawa nga lang kay. Sige kay gawa nga rin. Risad-risad ta pamitaw ta maistara na upataguan ta apu ta ag uluhong padnakahi. What impi isi ka? Impi ipig tuglo. Impi ipig ka ipig tuglo na apu ko ta lang ka ipig tuglo. Narubag nasabutan na da isya. Yung panawagan ko na itigil na yung pamamaslang sa mga Lumad. Kasi sa ngayon, patuloy pa rin yung pagpaslang ng aking mga apo sa mga volunteer teachers. Sabi ni Bai na, imbis na kami yung nangangailangan ng edukasyon, kami yung nangangailangan ng mga guro para turuan ng aking mga apo. Pero ano yung inuutos ni Duterte sa kanyang mga sundalo, sa kanyang mga EFT na papatayin? Ilang beses na kaming nanghingi sa Department of Education ng edukasyon, pero hindi po kami binigyan. Dapat sana ikaw, Presidente, dapat ikaw ang good model of this nation. Dapat ikaw ang mamuno na dapat wala ng gulo, lahat ng mga tao ay magkaintindihan. At kaming mga Lumad, hindi na kami guluhin sa aming mga Lumad schools kasi kami may mga paaralan na gusto namin na ang mga lahat ng mga kabataang Lumad ay makapag-aral. Ayaw tanan na mabati apo ko na makasabot. Kanak sa kailing ka din ka napakasabot. Oglarag sa Tagalog, binisayo ko na kung
katuunan ng mga panapakasabi. Sika kung may paning kamot kay kamabuyag, modato, na may pamito kay magpatagoon na dito lain na baryo, barangay ng pakasabi. Yan, tugo. Kahiyampad no, impi ikang tugo. Ko impi imagsaw-saw magmabonos. Papi po kayo sa sundalos magbonos. Tapos ang kahiyan no pa, sundalo to, diyo. So yung bumuang ka impi. May kundo to yung kagimatayan. Tama na tigsaw, may gilod yung kagimatayan. Nakaipan pasabot doon. Kalang naman ang mo sundalo si ka. Warag tinuod. Gusto ko na ang aking mga apo ay marunong bumasa, sumulat at bumilang. Hindi kagaya ko na hindi nakapag-aral, hindi makaintindi ng Bisaya, ng Tagalog at ng iba pang lingwahe. Kaya tiniis po namin, pinagsikapan po namin na makapagtayo ng libreng edukasyon para ang lahat ay makapag-aral. Pero anong ginawa ng mga sundalo? Ginagamit yung mga apo ko para maging guide, para ituturo kung saan yung puta ng mga MPA. Pero pagkalipas lang ng isang komunidad, yung apo ko pinatay pala nila. Si Candia ka, si Candia kuhod ko, basta sa awon si Butiti. Kano gimuan na pisig ni Tisi ka, o ilisan. Ya iginis ka, maupian o uyan, nagpamalaog ka iyan sa inyan sa inyo. Og tuglo ang kit mo upian pag tuglo. Mas ka kimag tugloan. Ya ig tuglo kanta na marasyal og ipa naman tama ibukot Mindanao. Kono parag kay mo nag ilingang kino. Oh. Warak kay nakasala, warak kay nakasala ko manubo. Kamig ugpaan na igu ang kay li amig ugpo. Wa kay nandiyat la ino nasu. Punta o, nakaipano kay sa ino panahon, bigon din ikay mo nila. May pasabot kayo mo rato sa panawahan ko, huli ikaw panawahan. Si Butiti, ag-awon si Kab, huli yan sa mupian, huli yan sa katundanan. Yung panawagan ko na dapat patalsikin na si Pangulong Duterte sa kanyang pwesto kasi hindi siya karapat-dapat na maging presidente. Yung totoong presidente, yung marunong mag-handle, marunong mamahala na ang ituturo sa mga mamamayang Pilipino, yung ikabubuti sa lahat ng Pilipino na dapat may mga karapatan ang lahat ng kabataan, ang lahat ng mga tao, at syempre mapayapa yung komunidad at ang ating bansa. Pero ano ang ginawa ni Presidente ngayon sa Mindanao? Inimplementa ang martial law na hindi naman ito ang sagot sa aming mga kahirapan bilang mga katutubong Lumad sa Mindanao, bagkus ito ay pahirap lamang at kaya po ito ay nagbunga ng pagbabakwit namin. Sublan pinakaresoran sa kamamalitanan po doto kabataan. Balakad na iling kayo rupas na pabulos kayo kabarog. O barog kayo siguro. O paano giling o konog kaawo si kaso si Butiti, konog pulian tamuro o kato mo piano uyan to katundanan, ipabulus na og panial ko yung pamalati kayo. O yung panakad si kamara siyalo. O yung panakad ka sundalo siyal, balati. Basta ipauwi kayo. Kagustuhan ko, si kanami, og dawatan kahit makingad kayo, ipauwi kayo rito paanay. Basta kano, kotlan no kaya. Kano, saglanganong kayo na buong-buong kayo kayo. Maupya pa ipauwi kayo rito paanay. Sug-suku kayo, pitawan ka, aso ka bulukubot sa o. Lampasan no, palahot aso, migdaltar, sunduran na mataglampas. Pigkakat o ka kayong iglampas mo nakapuo. Sika na kagkailingan na yun. Pakataltar kayo madama, warang palaho yan na yun. Mig on din ikas, mig panangig kayo, yan sa inyong problema. Kaming mga kababaihan, hindi lang kami basta-basta na kababaihan hang patungo mga kabataan. Kasi patuloy kaming nakikibaka sa lahat ng sinasabi ni Duterte na babarilin daw sa poke yung mga kababaihan. Hanggat hindi pa napatalsik si Duterte sa kanyang pangulo, lalaban at lalaban kami. Umuwi kami sa Mindanao, sa aming mga komunidad, gagawa kami ng paraan upang hindi makapasok ang mga sundalo na at mga
investors na gustong minahin ang aming mga komunidad. Gagawa kami ng balatik, ng litag, ng sial, na isa ito sa aming tradisyonal kung ito ay sa pangayaw.